Araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Biyernes Santo at napakabuti po ng ating Diyos mga kaibigan dahil tahimik po ang paligid. Wala pong nagpapamusic na gaya po ng dati. Mga huni lang po ng ibon ang ating naririnig at mga galaw-galaw lang po ng dahon ang ating nakikita. At salamat sa Panginoon dahil ang araw po ngayon ay isa pong araw ng pagninilay-nilay natin once a year ay nagpapaalala ang Diyos kung ano ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. At atin na pong samantalahin ang araw na ito para po maipagpatuloy po natin yung ating Bible reading dahil bukas po yan ay talaga pong magkakarambulan na naman ng ingay sa paligid. Kantahan po ang maririnig natin. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos dahil andito na po tayo sa 2 Samuel. Marami-rami na po ang ating natapos at parihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. At mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin. Ayan, mga halaman ko naman po ang mga nakikita para hindi po kayo nagsasawa sa ating mukha mga kaibigan. At simulan ko na po mga kaibigan ang ating babasahin dito sa pangalawang Samuel, chapter 13. Samahan din po tayo ng Banal na Espiritu Santo na maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating pinapakinggan at binabasa sa oras na ito. Pangalawang Samuel, chapter 13, si Amnon at si Tamara. May anak na lalaki si David, ang ngalay Absalom. May napakagandang kapatid itong babae na ang ngalan na may Tamara. Tinubuan ng pag-ibig sa kanya si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito sa ama, para tuloy siyang magkakasakit, kaya't hindi malaman ang kanyang gagawin. Iniisip niyang mahirap kunin si Tamara sapagkat ito'y dalaga. Ngunit may napakatusong pinsan si Amnon na Junabab ang pangalan. Ito'y pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Semia. Sinabi ni Junabab kay Amnon, "Pinsan, tuwing umagay napapansin kong matamlay ka, bakit ba?" Ipinagtapat ni Amnon na napakalaki ang pag-ibig niya kay Tamar, kaya't sinabi ni Junabab, "Iyon lang pala. Ganito ang gawin mo, mahiga ka sa kama at magpunuang may sakit. Pagdalaw ng tatay mo, sabihin mo, si Tamar ay papuntahin sa iyo upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpapain sa iyo." Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbili nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda iyon ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya itong nakahiga. Kumuha siya ng minasang harina at sa harapan ni Amnon nagluto ng ilang tinapay. Inilagay niya ito sa isang plato at inilapit kay Amnon, ngunit ayaw nitong kumain. Inutusan niyang lumabas ang lahat, maliban kay Tamar. Pagkatapos, sinabi niya, "Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako." Dinala nga sa silid ang pagkain ni Amnon. Nang ito'y idudulot na sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, "Sumiping ka sa akin." "Huwag kapatid ko," sabi ng dalaga. "Nahihibang ka na ba? Hindi yan ipahintulot sa bayang Israel. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Lalabas kang kahiya-hiya at kung ako'y sumang-ayon, wala akong mukhang ihaharap sa madla. Bakit hindi ka muna magsabi sa hari? Pihong hindi siya tututol na pakakasalan mo ako." Ngunit hindi nakinig si Amnon at bagkos dinaan sa dahas si Tamar. Matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya. Pagkamuhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito.
umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Hindi ako aalis, tugon ng babae. Ang pagtataboy mong ito ay higit pa kaysa kalapastangan ang ginawa mo sa akin. Ngunit hindi siya pinansin ni Amnon. Sa halip, inutusan ito ang isang katulong niya. Palayasin mo ang babaeng iyan at ikandado mo ang pinto. Pagkatapos, pinalabas na siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang kanyang damit prinsesa na may mahabang manggas. Winahak niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpa ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na. Umiiyak. Nakita siya ni Absalom at tinanong, may masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon may huwag mong pakadibdibin, siya'y kapatid mo rin kaya't manahimik ka na. Tigib ng matinding hapis, si Tamar ay nanirahan na sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Si Absalom na may suplam na suplam sa ginawang ito ni Amnon at hindi na niya ito kinibo mula noon. Gumanti si Absalom. Pagkaraan ng 2 taon, inanyayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksihan ang paggugupit sa kanyang mga tupa sa Baal Hazor. Malapit sa Ephraim, lumapit siya sa hari upang ipaabot ang bagay na ito. Patuloy, anyayahan naman siya at ang kanyang mga kagawad. Huwag na anak, wika ng hari. Maabala kang masyado kung dadalo kaming lahat. Pinilit siya ni Absalom at hindi rin napahinuhod, ngunit siya'y binindisyona ng hari. Bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, kung hindi kayo makadadalo, kahit po si Amnon ay pasamahin na ninyo sa amin, bakit mo siya ipagsasama? Tanong ng hari. Ngunit nagpumilit si Absalom at sa wakas, pinasama na rin ng hari si Amnon at ang iba pang mga kapatid nito. Naghanda si Absalom ng isang marlikang piging. Iniutos niya sa kanyang mga alipin, matyaga ninyo si Amnon at paglanguna, sisinyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang mananagot nito. Laksan ninyo ang inyong loob at huwag kayo mag-aatubili. Gayon nga ang ginawa ng mga alipin, pinatay nila si Amnon, kaya't nagdudumaling tumakas ang mga anak ng hari sakay ng kanilang mga mula. Nasa daan pa sila'y may nagbalita na kay Haring David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niya. Kaya tumayo siya, winahak ang kanyang kasuutan at naglupasay sa lupa. Winahak din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit si Jonadab, ang pamangkin ni David kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, huwag po kayo maniwala na ang lahat ng prinsipe ay pinatay. Si Amnon po lamang, siya po lamang ang pinag-inita ni Absalom mula nang pagsamantalahan niya si Tamar. Kaya't huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amnon lamang ang pinatay. Samantala, si Absalom ay tumakas pagkapatay kay Amnon. Walang ano-ano, ang bantay sa palasyo ay may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawi ng Horonaim. Kaya't sinabi ni Jonadab na hari, dumarating na po ang mga prinsipe. Tulad ng sinabi ko sa inyo, nag-uusap pa sila, dumating nga ang mga prinsipe na nanangis na rin ang hari at lahat ng alipin. Mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom na may nagtago kina Talmay, anak ng Haring Amihud ng Gisor. 3 taon siyang nagtago roon sa loob ng panahong iyon. Nanabik si David na makita sa Absalom, yamang patay na rin lamang si Amnon. Chapter 14. Paraan para mabalik si Absalom. Napansin ni Joab, anak ni Sarbiya, na ang hari ay nananabik nang makita si Absalom. Kaya't nagpahanap siya ng tikwa ng isang matalinong babae. Nang dumating ito ay sinabi niya, magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang balot. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa. Pagkatapos, pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang ipagbibilin ko sa iyo. Matapos nila mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Pagdating sa hari, siya'y nagpatirapa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya,
Mahabag po kayo sa akin, mahal na hari. Bakit? Ano nangyari sa iyo, tanong ng hari? Ako po'y isang balo. May dalawa akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila, kaya't napatay ang isa. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila sa pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkamatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang nalalabing pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa, sinabi ng hari. Umuwi ka na't ako na ang bahala, ngunit sinabi ng babae. Mahal na hari, ano man po ang inyong maging pasya, kami rin ang dapat sisihin, wala po kayong dapat panagutan, sinabi ng hari. Kapag may bumanggit pa nito sa iyo, iharap mo sa akin para wala nang gumambala sa iyo. Kung gayon po, wika ng babae, tulungan ninyo akong dumalangin kay Yahweh na inyong Diyos upang huwag na nilang paghigantihan ang ating anak. Sumumpa ang hari. Nakatunghay sa atin si Yahweh, hindi maaano ang anak mo. Isa pa pong kahilingan, kung maaari, kamahalan, patuloy ng babae. Sabihin mo, tugon ng hari. At nagsalaysay ang babae, bakit po naman naisipan ninyong gawin ang gayong pinsala sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin, kung bibig nagbuhat ang hatol sa iyong kamahalan sa hindi ninyo pagbabalik ng inyong anak na inyong ipinatapon, mamamatay tayong lahat at matutupad at matutulad sa tubig na matapos matapon, hindi na mapupulot. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawa naman niya na paraang mabalik ang isang ipinatapon. Sinabi po ito sa inyo dahil sa pagbabanta sa akin ng mga tao, inisip ko pong kung ito ipagtapat ko sa inyo, maaaring dinggin ninyo ako at tulungan sa gayon. Maliligtas ako at ang aking anak sa mga nagtatangka sa aming buhay at naghahangad ng kami alisin sa Israel, ang bayan ng Diyos. Iniisip ko rin po na ang salita ninyo ay makapagdudulot sa akin ng kapanatagan pagkatulad kayo ng anghel ng Diyos na nakababatid ng matuwid at hindi. Sumain nyo nawa si Yahweh, sinabi ng hari. Tatanungin kita, magsabi ka ng totoo. Opo, kamahalan, wika niya. May kinalaman ba si Joab sa ginagawa mong ito? Tanong ng hari. Mayroon nga po, tugon niya. Totoo pong ang lingkod ninyong si Joab ang nag-utos nito sa akin. Siya pong kumata ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo, kamahalan, ay sinduno ng anghel ng Diyos at alam ninyo ang lahat ng mangyayari sa bansa o nangyayari sa bansa. Dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, pinahihintulutan kitang kaunin mo si Absalom. Buong pagpapakumbabang nagpatira pa si Joab at nang mabasbasan niya, ngayon ko po natiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan pagkat pinagbigyan ninyo ako sa aking kahilingan. At siya'y nagpaalam, nagpunta agad si Joab sa Gisor at isinama sa Jerusalem si Absalom. Ngunit hindi, pinahintulutan ng hari niya na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa tisig, kundi si Absalom. Walang maipintas sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok na buhok lamang nito, na minsan lamang gupitin sa loob ng isang taon na itumitimbang na ng mahigit na 3 kilo. Siya'y may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na si Tamar ang ngalan. Si Absalom ay 2 taong singkad na natili sa Jerusalem, ngunit hindi nakipagkita sa hari. Minsan ipinatawag niya si Joab upang suguin sa hari, ngunit hindi ito pumayag. Ipinatawag niya uli ito, ngunit hindi rin siya sinunod. Kahit sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, alam ninyong may karatig akong bukid ni Joab na may tanim na batad. Puntahan ninyo ito at sunugin. Sinunog nga ng mga alipin ang bukid na iyon. Nagpunta agad si Joab kay Absalom at sinabi, bakit sinunog ng mga alipin mong aking bukid? Sumagot si Absalom,
Dalawang beses kitang ipinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya. Ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa gisor? Mabuti pang hindi na ako umuwi. Hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon. At kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari. At matapos nila mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Nag-alsa si Absalom laban kay David. Chapter 15. Nang makabalik na si Absalom, siya ay naghanda ng sariling karwahe, mga kabayo at 50 tauhan. Kinaugalian na niya ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumaang may dalang usapin sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Pag ang sagot ay buhat sa alinmang lipi ng Israel, sinasabi agad ni Absalom, may katuwiran ka sa usapin mo. Wala nga lamang iintindi sa iyo roon at iduruntong pa niya ang ganito. Kung ako ay hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman at bibigyan ko siya ng katarungan. Ang bawat lumapit upang magbigay galang sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahaggan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari. Kahit napalapit siya sa puso ng mga ito, lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, pahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tukdin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa Gisor ng Aram ay nangako ako ng ganito, kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako sa Hebron at sasamba sa kanya. Sinabi ng hari, oo, pinahihintulutan kita. At si Absalom ay naghanda agad ng pagpunta sa Hebron, ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angka ng Israel. At ito ang ipinasabi, kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, isigaw ninyo si Absalom ang hari sa Hebron. Buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki. Ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Pagdating sa Gilo, si Absalom ay naghandog. Samantalang ginagawa niya ito, ipinatawag niya si Ahitophel na isang Gilonita at tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat na tagahanga ni Absalom, anupat ang kilusan ay lumakas ng lumakas. Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali kayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Lahat ay sumang-ayon. Handa po kaming sumunod sa inyo, wika nila. Kahit umalis agad sina David kasama lahat sa palasyo maliban sa 10 aliping asawa. Iniwan niya ang mga ito upang mamahala sa palasyo. Pagsapit nila sa kauli-hulihang bahay sa lungsod, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanyang mga alipin habang minamasdan ang mga dumaraang mga pangkat na sumusunod sa kanila. Ang mga ito'y binubuo ng mga bantay na Kiritiyo, Pelitiyo at 600 na pinangunahan ni Itay. Nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang buong hari, ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa. Kahapon ka lamang dumating at di ka dapat sumama sa paglalagalag na itong hindi ko alam kung saan nahantong. Isama mo ang iyong mga kabababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti. Kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang angkan. Nanangis ang taong bayan samantalang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Sidron at nagtuloy sa ilang. Kasama rin nila si Saserdote Saduk at lahat ng Levitang nagdadala ng kabanantipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lungsod ang mga tao. Kasama rin nila ang Saserdote Abiatar.
Tinawag ng hari si Saduk at sinabi, ibalik mo nga, ibalik mo na sa lungsod ang kabanantipan. Kung kayo'y nakalulugod sa Diyos, ibalik niya ako at makikita ko muli ang kaban na pinaglalagyan ninyo sa pinaglalagyan nito. Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari sa akin ang kanyang kalooban. Sinabi ng hari kay Saduk, bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si Ahimaas. Mag-ingat kayo, dito muna ako sa ilang, sa tabi ng batis at maghihintay ako sa inyong balita. Ang kaban ng tipan ay binilik nga ni Saduk at Abiatar sa Jerusalem at doon na muna sila nanatili. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas na katalukbong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. May nagbalita sa hari na si Ahitophel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya't nanalangin siya, Yahweh, sana'y biguin ninyo ang mga pagpapayo na Ahitophel. Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok sa lugar na sinasamba ni Yahweh, sa lugar na sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Kusay na Arkita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, kung sasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko. Ngunit may malaki kang maitutulong sa akin. Bumalik ka sa lungsod at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalansangin ang payo sa kanya ni Ahitophel. Dalawang saserdote ang kasama mo roon, sina Saduk at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo, sabihin mo agad sa kanila, si Ahimaas na anak ni Saduk at Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita. At si Kusay, ang kaibigan ni David, ay nagpunta nga sa lungsod. Siya namang pagpasok noon ni Absalom sa Jerusalem. Chapter 16. Tinulungan ni Siba si David. Si David ay pababa na noon sa bundok na di kalayo ay nasalubong niya si Siba, ang alipin ni Mephibosheth. Ito'y may akay na dalawang asno na may kargang 200 pirasong tinapay, 100 kumpol ng pasas, 100 buwig ng sariwang prutas at 1 sisidlang katan na puno ng alak. Ano ang kahulugan nito, Siba? Tanong ng hari. Sumagot si Siba, ang dalawang asno ay para sakyan ng inyong sambahayan, ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin at ang alak po na may para sa sinumang manghihina sa ilang. Saan naroon ang anak ng iyong among si Saul? Tanong ng hari. Nasa Jerusalem po, tugon ni Siba, sapagkat ang paniwala po niya ay ibinigay na sa kanya ang kaharian ng kanyang ama. Sinabi ng hari, Siba, ang lahat ng ari-arian ni Mephibosheth ay magiging iyo. Sumagot si Siba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Tinungayaw ni Semi si David. Nang papalapit na sa Buhurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito yung si Semi o Semi na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal, ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisay, mahal na hari, di yata't pinahintulutan ninyo na lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang mag-alam sa bagay na ito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ni Yahweh na sumpain si David, anong karapatan nating sumaway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay at hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-iisip ng ganyan ang Benjaminitang ito, bayaan ninyo siyang magtungayaw at sampain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ni Yahweh sa kanya. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sampain.
Patuloy sa paglalakad sina David at ang kanyang mga tauhan, samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila ay sumasabay si Semi. Hindi ito tumitigil ng panunungayaw, pambabato at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaruroonan nila sa kapatagan. Sa wakas, silang lahat ay sumapit sa Jordan. Dumating silang pagod na pagod, kaya nagpahinga muna sila roon. Pumasok si Absalom sa Jerusalem. Di nagluwat at dumating nga sa Jerusalem si Absalom na kasama si Ahitophel. At lahat ng Israelita nang magtagpo si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusay, sumigaw ito. Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Ito ba ang pagpapahayag ng iyong pagtatapat sa kaibigan mo? Tanong ni Absalom, bakit hindi ka sumama sa iyong hari? Sumagot si Kusay, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng kapaglingkod ko sa inyong ama. Tinawag ni Absalom sa Ahitophel at sinabi, ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahitophel, sipingan mo ang mga aliting asawa ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo, sa gayon mababalita sa Israel na kinalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga nagtataguyod sa iyo, kaya't nagtayo sila ng tulda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping ni Absalom sa mga aliping asawa ng kanyang ama. Noong panahon iyon, ang mga payo na Ahitophel ay ipinalalagay na parang salita ng Diyos, maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang mga payo. Nalinlang ni Kusay si Absalom, chapter 17. Sinabi ni Ahitophel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 na lalaki at ngayong gabi tutugisin namin si David. Aabutin ko siyang pagod at lupaypay sa takot ng kanyang mga kasama, piyong iiwan siyang mag-isa. Siya lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng tao, gaya ng isang babaeng kakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay di ko sasaktan. Nasiyahan si Absalom at ang matatanda sa Israel sa payo na Ahitophel. Ngunit sinabi ni Absalom, tanungin muna natin si Kusay, na arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay nito. Pagdating ni Kusay, sinabi niya rito, ganito't ganito ang payo na Ahitophel, susundin ba natin siya? At kung hindi, ano ang masasabi mo? Sinabi naman ni Kusay kay Absalom, sa ngayon, ang balak ni Ahitophel ay hindi dapat sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay mga sanay na mandirigma? Mabangis silang tulad ng inahing usong nawala ang anak. Sa talino ng iyong amay, hindi yan matutulog na kasama ng karamihan. Malamang siya ngayon natutulog sa isang hukay o lihim na kublihan. At kung sa simula pa'y may masawi kang mga tauhan, pihong ang sino mga makabalita ay ganito ang sasabihin. Nasawi ang mga tauhan ni Absalom. Matapang mat may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na bantog na mandirigma ang iyong ama at hindi umuurong sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko, hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay matipong lahat. Napakarami ang mga iyon. Pagkatapos, pangunahan mo sila sa pagsalakay. Hahabulin natin ang mga kaaway saan sila naroon. Excuse me po. Saan man sila naroon, daragsa tayo sa kanila parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man sa kanilang sambayan at mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y urong sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasang bato na matira roon.
Pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas mabuti ang payo ni Kusay na Arkita kaysa payo ni Ahitophel. Gayun nga ang nangyari sapagkat si Yahweh ang nagpasya niyon para biguin ang payo ni Ahitophel upang mapahamak si Absalom. Nakatatas si David. Pagkatapos, sinabi ni Kusay sa dalawang saserduting sina Sadok at Abiatar ang payo ni Ahitophel kay Absalom at sa matatanda. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may batis sa ilang. Patawirin siya sa ibayo ng Jordan bago mahuli ang lahat, baka mapahamak siya at ang mga tao. Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod, doon na lamang sila naghintay sa Endro Hill. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae, ngunit may binatilyo palang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakura ng isang tagaroon, tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinilata ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinalaang may nagtatago roon. Dumating ang mga lipi ni Absalom at nagtanong sa babae, saan na roon sina Ahimaas at Jonathan? Tumawid na sila sa batisan, tugon ng babae, ginalugan nila ang dakong iyon at nang walang makita, nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkaalis ng mga alipin, umahon sa balon ang dalawa, nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak na Ahitophel. Pagkatapos sinabi nila, tumawid kayo agad ng ilog, tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang sumapit ang umaga, wala isa mang maiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahitophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ang huling habilin sa mga kasambahay, siya ay nagpatiwaka doon, siya inilibing sa pinaglibingan sa kanyang ama. Dumating si David sa Mahanaim. Nasa Mahanaim na si David na tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Sa halip ni Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pang kahalatang puno ng hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismailita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Sarvia na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay doon nagkampo sa Galaad. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Subi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba, kasama si Subi, si Makir, anak ni Amiel na taga-Ludibar, at si Barsilay, isang gala, aditang taga-Rohilim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sibada, harina, mga butil at sinangag, gulayin, pulot, pupyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama upang may makain sila pagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng gutom at uhaw doon sa ilang. Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 17 at medyo malawak-lawak pa po itong aklat ng pangalawang Samuel hanggang chapter 24 pa po ito. Maraming salamat po sa Diyos sa kwento po ni David sa kanyang anak na si Absalom. Nakita rin po natin ang kalapastangan ni Amnon sa kanyang sariling kapatid. Ngunit ang nakita ko po dito ay wala pong ginawa si Haring David sa kanyang anak na lumapastangan din sa kanyang anak na si Tamar. Mula pa po pala sa lahi ng mga Israelita ay nangyayari na po yung mga kalapastanganan na hanggang po sa ating kapanahunan ay nangyayari pa rin. Merong mga sariling ama ng tahanan na ginagawa ng hindi tama ang kanilang mga sariling anak. Merong mga tiyo na nilalapastangan ang kanilang mga sariling pamangkin na babae. At merong mga lolo na ginagalaw ang kanilang mga babaeng apo. Ngunit ang pinaka matindi
yung magkapatid. Palibasa, iniisip ni Amno na kapatid lamang niya si Tamar sa tatay. At nakita ko rin, walang paggalang, walang respeto ang lahi ng mga ibang Israelita noong kanilang kapanahunan. Kaya nga pala, hanggang ngayon ay naglalabanan ang kanilang mga lahi at ang ibang lahi dahil sa paghihigante. Mula pa sa kanilang mga ninuno, yan, doon na nagsimula ang awayan, ang patayan, ang gantihan, at ang kalapastanganan, kasalanan sa harapan ni Yahweh. So, dito man po sa ating mga sa ating panahon na mga kaibigan, napakarami din po mga lapastangan talaga ng mga tao ngayon. Hindi po lamang sa kapwa tao ang kalapastanganan na nagaganap, hindi kalapastanganan mismo sa Diyos. Yung mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon. At yung panahon po na si Jesus Christ ay pinahihirapan ng mga tao, nakita din po natin yung uri ng mga taong iyon, kung paano nila pinahirapan, pinatay ang ating Panginoon. Pero bagamat nangyari po ang bagay na yon, yun po iniloob ng ating Diyos Ama, dahil nakita ng ating Diyos na talamak na ang kasalanan ng tao. Kaya yung dugo na lang at buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ating Panginoon, ang isang susi para po matubos sa kasalanan ang mga tao. At habang tayo po ay nakaranas na ng katubusan ng ating Panginoon, gaya po ng araw na ito ay isang paalala o pagninilay sa ginawa ng ating Diyos. Kamusta naman kaya ang buhay natin lahat pagkatapos ng tayo tinubos sa kasalanan? Nakita po natin ang pagpapatuloy ng kasamaan. Ang mga masama ay lalong nagpapakasama. Laganap ang kasamaan dito sa ating bansa. Patayan dito, patayan doon. Awayan dito, awayan doon. Bangayan dito, bangayan doon. Kahit man ang ating mga sariling pinuno ng ating bansa ay naglalaban-laban. Kaya mula po sa angka ng Israelita hanggang po sa ating angka ng mga Pilipino ay nagpapatuloy po ang labanan sa kapwa Pilipino. Hindi po ibang tao ang ating kalaban, hindi ibang lahi, kundi yung ating kalahi mismo, kadugo bilang mga Pilipino. Kaya mga kaibigan, dito po sa ating binasa, pinapakita lamang po dito ng ating Diyos na talagang ang mundong ito ay walang kapayapaan sa mundong ito na totoo. Ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan. Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo itubusin sa kasalanan. At dahil po tayo tinubos na, magpatuloy po tayo, mga kapatid, mga kaibigan ko, magpatuloy po tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Diyos. Magpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano na totoo, na hindi po yung pwedeng pagdumaan ang hangin ay tangay ng ating pananampalataya kay Kristo. Yung pananampalataya na kahit dumating man ang bagyo, dumating man ang pinakamalakas na bagyo sa buhay natin, ngunit mananatili pa rin tayo kay Kristo. Dahil alam po natin na ang bagyo man ay kayang sawayin ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa Diyos sa kanyang salita. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay patuloy na binabago ng Diyos, tayo po ay patuloy na nababago ng salita ng Diyos, at patuloy na lumalalim yung ating pananalig at relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong pagkikinig.
Maraming salamat po sa inyong suporta. Nawa po ay hindi po kayo magsasawa sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang kailangan ng ating buhay. Wala pong matibay na sandigan ng buhay natin, kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa pamagitan ng kanyang salita, dito po titibay ang ating pananampalataya sa kanya na kahit anuman ang mangyari, kay Kristo pa rin tayo. Purihin ang ating Panginoon sa hapong ito. Salamat po sa Diyos sa ating mga buhay na kanyang tinubos. Purihin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkatubos ng ating mga buhay mula sa kasalanan. Salamat sa ating Diyos Ama at gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa buhay natin. Lahat tayo na kanyang nilikha ay inalaya niya ng pag-ibig. Kaya ibalik din po natin yung ating pagmamahal sa ating Diyos. Salamat sa inyo lahat mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoon. Sa Diyos po natin inaalay ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pasasalamat. Dahil sa Kanya po lamang ang lahat ng parangal. Salamat po sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa buhay natin sa bawat sandali ng ating buhay dito sa mundo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.